Kumusta ka, anime? Ito na ang part 49 ng love story ng kapatid ni Sakuragi. Disclaimer lang po, wala po ito sa anime o manga. Ito ay isang fanfiction na isinulat ni Miss Isabel Nicole Alvaro. Ang mga karakter naman sa story ay mula kay Mr. Takehiko Inoue. Except lang po kay Miss Izza. Sana magustuhan nyo. Simulan na natin ang part 49. Pero bago yun, intro muna tayo. The next day, pinuntahan ni Sendoh si Izza na busy na nagtuturo ng sayaw. Hey, they're beautiful! Pagbati naman ni Sendoh kay Izza. Sorry about last night. Kasalanan ko talaga yun. Napahama katuloy dahil sa akin. Dagdag ni Sendoh. It's okay, Akira. I actually enjoyed last night kahit saglit lang. Ngiting sabi naman ni Izza. What time is your lunch? Sabay na tayo, pag-aalok ni Sendoh. Pero bigla namang tinawag ni Yumi si Sendoh na nakasilip sa dining room at may hawak na nakasulat si Mr. Fujita now. Napatingin naman sila Sendoh at Izza sa kanya. Napakamot naman sa ulo si Izza. 1:30 and don't forget the baseball game later, sagot ni Izza kay Sendoh. Oh yes, yeah promise, pupunta ako. Ngiting sabi naman ni Sendoh. Sendoh, sigaw naman ni Yumi at tinuturo yung banner na sinulat niya. Sige na Akira, you should go, ngiting sabi naman ni Izza kay Sendoh. At umalis na nga si Sendoh. Nilapitan naman ni Mia si Izza. Alam mo, kung umastay ang babaeng yan, akala mo siya ang girlfriend. May ginawa siya kagabi kila Miyagi at Mitsui, sabi naman ni Mia. Imagine, ginawa niyang babaero yung dalawa. Nilasing niya, tapos pinatulog niya sa kama ng mga kaibigan niya. I swear, masasabunutan ko ang taong yan. Sirang galit na galit kay Mitsui kung bakit uminom sila, sabi naman ni Mia. Pero knowing them, they are athletes, hindi sila naglalasing. Lasing ba o pinatulog? Tanong ni Izza. Hindi ko alam. Kaya kakausapin namin silang dalawa mamaya pag natapos na ang ship namin, sabi ni Mia. See you at lunch, magtatrabaho na ako, paalam ni Mia kay Izza. See you, sabi naman ni Izza. At the lobby with Mr. Fujita. Mr. Fujita, pinapatawag niyo daw po ako, tanong ni Sendoh. Yes, and I think you should know that the Fujima family likes you a lot. That's why I'm promoting you $100 a week plus tips. You'll be teaching basketball for kids and they have some gifts for you, sabi naman ni Mr. Fujita, showing Sendoh the red locker with his name written on it. Wow, this is sick. Really? Para sa akin to? Tanong naman ni Sendoh. He opened the locker to see a Nike duffel bag, basketball shoes, Nike t-shirts. Wow, insane! This is all for me? Tuwang-tuwang tanong ni Sendoh. Yup, better stick with the Fujimas especially. If ganyan na ang treatment sa'yo, Sendoh. Anyway, you have basketball game with the Indiana later. Isa sa team ng NBA. Gusto nila makita na maglaro ka. You'll be joining them later after you train the kids. In addition, they are extending membership privileges to you. You can use other facilities. Meanwhile, your friends. Not, sabi naman ni Mr. Fujita. At iniiwan na niya si Sendoh. Alauna ay medya ng hapon. Maya-maya, dumating na ang players ng Indiana at ng ibang NBA board of directors na kaibigan ng daddy ni Yumi. They're here for Sendoh to offer him scholarship in America and to be part of team ng Indiana. Wow! That was really great! That's off took the hook! Sabi naman ng isang player habang nagkwekwento si Sendoh. Meanwhile, busy naman na nakikinig at nagsiserve sila Miyagi at Koshino kaila Sendoh at hinihintay na baka sakaling i-acknowledge sila ni Sendoh. Pero nabigla sila sa ginawa nito.
I'm sorry, Miyagi. Can you change this? I don't like cheeseburgers, sabi ni Sendoh. At hindi naman makapaniwala si Miyagi at Koshino. Kaya nag-walk out ang mga ito at bumalik sa kitchen. Oy, Mitsui, palitan mo daw yung burger ni Sendoh. Magluto mo ng bago. Ayaw niya ng may cheese. Inis na sabi ni Miyagi. At nagpunta na ito kila Mia at Rang na kumakain na. Pero si Izza, hinihintay si Sendoh. Nagulat naman si Mitsui sa sinasabi ni Miyagi. You know what? There's a guy out there, Izza, who looks exactly like Akira Sendoh. Pero di ko siya kilala, sabi naman ni Koshino, habang kumukuha ng piece of rice. Tila nalungkot naman si Izza sa mga narinig niya. Kumain ka na, Izza. Huwag mo nang hintayin. Mukha naman nag-e-enjoy na si Sendoh at nakalimutan niyang sabay kayo kakain ngayon. Tinapik naman ni Koshino si Izza at napahinga na lang ng malalim ito. At the basketball court, alas 2 ng hapon, pinunta ni Izza si Sendoh kung saan naghihintay ito ng sundo ng mga Indiana dahil may basketball game sila ngayon. Wow! Nice outfit! Indiana ha? Ngiting pagbati ni Izza kay Sendoh as she gets the ball from Sendoh and attempt to shoot. Izza goes for a jump shot and shoots. Wow! Hindi mo sinabi sa akin na marunong ka pala mag-shoot. Tuwang-tuwa namang sabi ni Sendoh. Kumain ka na ba? Tanong ni Izza. Oh yeah, I'm sorry, nakalimutan ko. Nasabay pala tayo. Bawi na lang ako sa'yo, sabi ni Sendoh. You also forgot the baseball game later at 3 p.m, right? Tanong ulit ni Izza. Sorry talaga, babawi ako. Promise, sabi naman ni Sendoh. Promise is a big word, Akira, sabi ni Izza. So I see, nag-e-enjoy ka, sabi ulit ni Izza. Yup, ang bilis ng mga pangyayari dito. Overwhelming, sabi naman ni Sendoh. Yeah, I see. New clothes, new basketball shoes, new stuff, sabi naman ni Izza habang nakatingin kay Sendoh. It's cool, right? Ngiting sabi ni Sendoh. Yeah, bago lahat. Pero bakit pati ikaw, ata, ay nagbago na? Malungkot na sabi naman ni Izza kay Sendoh at nawala ang ngiti sa mukha nito. Bagkus, napalitan ng pag-aalala. Naputol naman ang usapan nila nang bigla namang dumating sila Miyagi, Mitsui, Hikuichi at Koshino. Kasabay nun, dumating na din ang mga NBA players para sunduin si Sendoh. Wow! May laro ka pala, Sendoh! Hindi mo man lang kami naisip isama, ha? Sarcastic na sabi ni Miyagi. Yes, siya pa nagsabi, we are a team. We're in this together, sabi naman ni Mitsui. Sendoh, let's go, Jude, tawag naman na mga kasama ni Sendoh. Malungkot naman na tumingin si Sendoh kay Izza at kay Miyagi. Pasakay na sana si Sendoh pero inawat siya ni Miyagi. Hey, Captain, that's my ball, sabi naman ni Miyagi. At malungkot na pinasa ni Sendoh ang bola sa kanya. Di nagtagal at umalis na si Sendoh. Ayos lang yan, tara na, sabi naman ni Izza. At bumalik na sila sa loob ng club para mag-ready sa baseball game. Dito na nagtatapos ang part 49. Abangan nyo ang part 50. Maraming salamat sa mga sumusubaybay.